Magandang araw at magandang buhay mga Curve! This is Archery and welcome back to my YouTube channel. So, syempre, nagbabalik tayo ngayon para sa panibagong bike check. Dito yan sa Taurus Bike Shop. Yan, dito yan sa Marilao, Bulacan. So, ibabike check natin mga Curve, ang bagong labas. Syempre, gawa ng Spunker, ang Spunker Gulliver R4. Yan, so bago ako simula ng bike check mga Curve, gusto ko lang magpakilala para sa mga bago lang sa aking YouTube channel. Siyempre ako nga pala si Archery, gumagawa ng bike check videos, bike repair tips, and unboxing. So anong panghinihintay natin mga Curb? Simulan natin ang bike check nito, Spunker Gulliver R4. So ayun mga Curb, so bago ko simulan ang bike check, gusto ko lang mag-shoutout siyempre, ano? You know? Shoutout kay Agustin Caranto from Negros Occidental. Ayan, thank you for supporting my YouTube channel. And syempre, shoutout to Jade Ayana Fernandez. Thank you so much to everyone for subscribing to my YouTube channel. So, napapa-English na tayo ngayon. Nag-no-nosebleed tayo. And syempre, sisimulan natin ang bike check kadalasan sa ating timbang. So, tumitimbang itong bike na to na road bike ng 12.4 kilograms ang gaang nito mga Curb para sa isang budget road bike. O, kita nyo naman. At dito tayo sa kanyang frame. Ang size ng frame niya is 51 cm from top tube yan ito mga Curb. Kaya makikita natin, frame 51 cm. So, ito yung seat tube natin, yung taas o yung haba. And then, ang ating reach o yung ating top tube, ito ay 54 cm. At syempre, ang ating head tube, ito na ang pinakamahabang head tube na nakita natin. 180 mm. Kita nyo naman, mga Curb, ang haba ng ating head tube. At sa malamang at sa malamang, ang haba ng steerer tube niyan. At nakikita nyo, mga Curb, ang ganda, smooth welding ang ating frame mula dito hanggang dito, pero dito may makikita kang uod ng pagkakahinang or welding. Ayan. At ang kulay nito mga Curb, ang tawag ko rito is Bianchi color. Kamukha siya ng kulay ng Bianchi. Pero two-tone yan, black sa may bandang baba. So glossy blue-green and then glossy black. Ayan. At may makikita tayo dito ng spunker. So itong spunker natin is water decals na decolor. So may kulay yan. Kasi yung iba rito is water decals na kulay itim. Kagaya nitong nasa ilalim na Gulliver. Ayan, R4. Gulliver R4 na nakita ninyo. At meron ditong racing division. Gulliver R4 pa rin dito. Water decals na decolor. Siyempre dito is 6061 aluminum alloy. Gawa ang ating frame. Water decals na Gulliver R4. And spunker dito. Ito naman ay pintura lang mga Curb. O, di ba? At makikita natin ang dropout nito ay nakatago. Nito, tagong-tago. Quick release ang ating frame. Tapos ito yung ating kable ng RD. Yun. So, kadalasan naman sa mga frame, ganito yung design ng ating kable ng RD. At kung makikita natin mga Curb, meron dito dalawang lalagyanan ng battle cage. So, ang laki ng space pa rito. So, palagay ko makakapaglagay ka rito ng mga Curb ng malaking bottle water at malaki rin dito. So, yung iba kasi maliliit lang. So, palagay ko yung malaki kasha rito. Para kahit paangat, makukuha mo yung water bottle. At syempre, internal cabling yan. Isa rito. At isa rito. At isa rito. So, dalawa sa down tube niya at isa sa top tube. So, yung top tube pumasok dito and lumabas dito sa kabila. Ayan. Dito siya lumabas. Dumaan dito sa ating seat stay. Tapos yung ating, dito naman yung pinasok sa down tube, dito siya lumabas. Ayan. Kadalasan dito talaga lumalabas. Ayan. So, pag may pinasok ka, may ilalabas ka. Ayan. At syempre, yung ating chain stay, mga Curb, may bridge. Kung nakikita nyo, nakita ba sa camera yun, mga Curb? Ayan. Pero yung ating seat stay mga Curb, wala siyang bridge. Yan, so medyo bumaba yung ating seat stay. At isa lang masasabi ko mga Curb, kakaiba yung hugis ng ating down tube. Kita nyo? So ang lapad dito, ang lapad,
Di makikita nyo rin rate of flat. Pag tinignan nyo naman sa side, eto naman yung malapad. Tapos eto naman yung flat. Eh, medyo ano rito, yan o, flat o, dito malapad. Tapos pag tinignan naman sa taas, dito flat, dito malapad. O, kita nyo, ang ganda. Tapos may innovation technology design race. Hindi ko alam English niyan. Diba? At dito tayo ngayon sa kanyang tinidor o yung fork. Made from bakal ito, mga carp. Minagnet ko to. Dumikit. So may magic tayo rito. Siyempre, gawa yan ng Ispunker. Ito, water decals to, mga carp. Yan, yung black na yan sa kayo Ispunker. So, ano nyo? Ang payat niya, mga carp. So, siguro kung naging aluminum to, baka bumabato ng 12 kilogram. Kasi 12.4 kilogram yung ating bike eh. So, kung naging alloy to, mas mapapagaang yung ating road bike. Ayan. Siyempre, dito tayo sa kanyang hubs. Yung hubs niya, malaki. Para siyang hubs ng mountain bike, mga carp. Nalalaki yan talaga ako sa kanya. 2, 4, 6, 8, 10, 12. So, 24 holes ang ating hubs na ball bearing type, mga carp, na quick release. Yung laki niya, mga carp, hindi siya talaga yung ano, yung nakadalasang nakikita kong payat na pang road bike. Yung laki na to is parang sa mountain bike. Nalalaki yan talaga ako. Ang tatak niya, mga carp, is Xiong Feng. Ayan o, Xiong Fu pala. Baligtad. Xiong Fu. Diba, no? Parang Shifu, ah, master. Siyempre, baka lang ating spokes. Aluminum alloy, double wall na rims na may sticker na Ispunker. Ayan. At syempre, ang ating gulong ay Jewel lure, ayan o, na gum wall. Hanapin natin yung sukat. Hindi ko makita. Ito, nakita ko na. Sukat niya ay 728C. So, road bike to, mga carp. Diba? Ayan, dito sa kabila, ganun pala yung Jewel lure na gulong. 700x28C, aluminum alloy double wall na rims na may sticker na Spunker, baka lang ating spokes, syempre alloy na hubs na Xiong Fu ang tatap, and 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24 holes quick release ang ating hubs. At dito tayo ngayon sa cogs, mga carp, take note, ayan ha, ito ay threaded type na cogs. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 speed na threaded. Uy, may 9 speed pala na threaded, mga carp. Akala ko hanggang 7 speed lang yun. Ayan, so ito may bago na naman tayo natutunan. So, 9 speed na threaded. Kung hindi ako nagkakamali, mga carp, this is 14 teeth, yung pinakamaliit, and then 32 yung pinakamalaki. Ayan, so palagay ko, hindi ka na mabibitin sa bilis na to. Kasi naka 50 teeth yung pinakamalaking chainring nito at 34 naman yung pinaka maliit. Ayan. So palagay ko okay naman to. Hindi ka naman siguro mga ngarera sa kung gagamit ka ng ganitong mountain. Road bike pala, mga carp, road bike. Siyempre ang ating RD ay Sensa Ignite. Hindi yan nag-i-ignite ha. Sensa Ignite. So medyo plastic pa yung ating materials dito. Yan, at ang ating RD ay RD. Ang ating pulley ay made from plastic, mga carp. Standard size tong guide pulley. At ang ating guide pulley pala to. Ito, tension pulley. Yung tension pulley natin is plastic. Ang guide pulley natin ay plastic. Ang kadena natin ay Tech PWR. Kadalasan naman yun ang kadena ng ating mga built bikes. Siyempre, ang ating crankset. Ayan, hollow tech na siya, mga carp. Diba? At syempre, removable chainring na mayroong 5 bolts. So, kadalasan mga carp, kapag mountain bike, 4 lang yan. Pag road bike, 5. Ayan. 170mm ang kranyang crank arm. Made from aluminum alloy. Kagaya ng sinabi ko kanina mga carp, made from baka lang ating chainring na 34 and 50 teeth. Diba? At ang ating FD, Sensa Ignite pa rin na 2x na clamp type yan, mga carp. Ang ganda na kaganda ng clamp type natin, mga carp. Meron siya ditong spacer para hindi magasgasan yung ating frame, 'di ba? Ang ganda kayang tingnan ng ating frame kung wala siyang
gas-gas. Hindi kagaya ng ibang bike, ibang FT, yung mismong clamp, direktang nagka-clamp sa mismong frame. Kaya nagkakaroon ng mark. Yung clamping mark, yung nagkakaroon ng hairline scratch. Yan. At syempre, ang ating seat clamp ay seat clamp na pang masungit. Ayan, yung ayaw magpahiram ng bike kasi hindi na siya quick release. Ayan. At ang ating seat post ay set back na 1 bolt lang siya mag-erp. 27.2 ang taba. 350 mm ang haba. Ayan. At ang ating pedal ay hard plastic. Ayan. Hard na hard. Ayun, no? Diba? Sarap nito. Hard. Ayoko nun. O, diba? Matigas pa to sa ulo ko, mga herp. Pag pinalo ko to, babasag ang ulo ko rito. At ang upuan natin, medyo maliit lang siya na malaki. Ayan, sa mga mahihilig sa malalaki dyan, pero maliit, tamang-tama sa inyo to. Spanker ang tatak. Na mayroon ditong dalo yan ang ihe. At pwede na itong singawan, kaya lang walang hiwa rito eh. Medyo malapad lang siya, mga herp. Then pababa to. At makapalampom na malambot. So, yung comfort mo rito, siguro makukuha mo dito sa ganitong upuan. At dito tayo ngayon sa kanyang stem. Ang stem niya, mga herp, nakasulat. 90 mm ang haba, negative 10. Negative 10. Ayan, made from alloy. Spacer na 10, 10, 10, 5. At nakaslam ang ating headset. Ito ang nakaslam niya, mga herp. Siyempre, ang ating top cap ay made from aluminum. Medyo nakalubog siya. Baka mamuo ang tubig dito na may nakasulat na Feng Tai. Ayan, may nakaisip na naman tayo. Feng Tai, ha? Hindi na hentai. At ang ating drop bar is 400 mm ang haba. Made from aluminum alloy. Kita nyo naman, mga herp, ang ganda ng ating internal cabling. Napakalinis. Wala kang makikita nakalabas dito. Nakatago yan sa bar tape. At ang ating bar tape ay naka-plastic pa. Ayan, so syempre, ang magtatanggal niyan ay yung bibili. Ayan, at ang ating lever ay double tap. Syempre, gawa ng Senza Ignite. Double tap yan, ha. Hindi yan STI. Baka yung iba kasi nalilito. So, pag sinabi kasing STI, magkahiwalay yung brake lever sa yung shifter. Ito kasi, magkasama na. Ang kita nyo, wala. Oh. One piece lang siya. So, double tap yan. Ayan, double, then one. Double. One. Ayan. So, yun yung sinasabing double tap. So, natutunan ko lang yung mga curb. Ayan, o. Oh. Dito tayo ngayon sa kanyang caliper. Ayan, nalilito na tayo. Sapakadaming term sa ating bike. Ang ating caliper ay made by Philel. Mechanical disc brake. Naka-IS mount. Ito, mga curb, oh. Malakas din to, mga curb. At maayos naman din ang mechanical. Basta maganda ang iyong pagkaka- align nung iyong brake pad. Ayan, meron kasing adjuster dito sa likod dyan eh. Ayan, yung gagawa tayo minsan ng tutorial video paano mag-align at mag-assemble ng isang mechanical disc brake. At sa kabila, ganun pa rin. Dito naman sa kabila, ang ganda ng pagkakakabit ng ating mechanical disc brake caliper. Naka-post mount siya. Ang ganda dito, mga curve po. Ito na yung nagsilbing adapter. Ito na, wala na siya nung adapter na maghiwalay. Ito. Ayan. At syempre, dito dumaan yung kable. So, advice ko, mga curb, gamit kayo ng black zip tie. Kasi natatanggal to eh. So, kung black zip tie yung gamit nyo, mas secure yan. O, diba? At syempre, ito yung kabila. Ito yung lock ng ating crank arm. So, palagay ko, wala na ako nakalimutan dito. Sulya panuli natin to. Panalong road bike to, mga curb. Tamang-tama sa mga naghahanap ng budget. Kita nyo naman, no? Panalo, thumbs up. So ayan, mga curb, ang ating bike check video. Siyempre ng Spanker Gulliver R4. Ayan, so nagmumukha tayo makinis dito sa camera. Ang daya ng camera, ang puti ko rito. Ayan, so nasa naman tayo. Ayan, Gulliver R4 na road bike. Siyempre nagkakahalaga to ng 11,300 pesos dito yan sa Taurus Bike Shop. Ayan, so tumatanggap sila rito ng cash and home credit para sa mga gustong umuwa ng hulugan na bike. Marami pa sila ritong road bike and bike. Ayan, makikita nyo, nakasabit. Ayan, oh, parang Christmas light. Oh, di ba? Para tayo magpapasko. Oh, so meron pa tayo bago dito.
Ayan, so napakarami nila rito mga Herb. So ilalagay ko sa description ang kanilang contact number, Facebook link at Google Map sa mga gustong sumadya at mag-avail ng kanilang mga bike na binibenta rito. Ayan, so hanggang dito na lang mga Herb. Road to 12,000 tayo. Kita-kits tayo sa susunod na video. Paalam, bye-bye!